Hello guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng stock carb ng Raider 150. Itong carb na to is diaphragm type. At ang gagamitin natin is carb cleaner na mabibili natin sa mga auto supplies o kaya sa motor shops. At ngayon, umpisa na natin ng step by step disassemble. Ngayon, ang tatanggalin muna natin is yung takip na dalawa. Yung pinasa upper chamber. Alisin natin yung takip. May spring yan ha. Daan-daan lang. Spring ng diaphragm. Diaphragm. Piston. Diaphragm. Jet needle. Tapos, ang sunod na tatanggalin natin is yung nasa ilalim. Lower chamber. Kung sakaling stock up yung mga tornilyo nyo, ang gagawin nyo lang is lagyan nyo ng screw dito, sabay paluin nyo lang. Paluin nyo habang pinipersa nyo ng paluwag. Pag palo nyo, husang luluwag na lang yan. Pero dapat marahan lang. Baka kasi mabilog yung tornilyo. So ayan, tanggal na siya. Kung makikita nyo, itong tornilyo. Tapos, taob lang natin. Kasi may matatapon na gasolina. Kung sa akin, sa akin wala. Kasi natapon eh. So yun. Ito yung takip sa ilalim. Tapos, ang sunod na tatanggalin natin is yung floater bulb. Screw yan ito ha, itong floater bulb. Ayan, ipakita ko lang sa inyo. Ayan, tukod siya dun sa mahaba, kumbaga lock, kasi bubukas sara yan, bukas sara eh. Tanggalin natin, hihiwalay lang natin para maayos. Tapos so yun daw, bunutin natin itong floater. Pag inangat nyo yung floater, ganyan lang. Kasi may kasama siyang bulb. Makikita nyo yung bulb. Ito yung bulb. Ayan ah. Nakaganyan yan. Para kag ipinasok dyan, yan ang nag open nung daanan ng gas para pumasok dito sa ilalim. Balik natin. So ngayon ang next na tatanggalin natin is itong main jet saka pilot jet. Ito yung flat screw.
may ibang ano, may ibang repair kit. Ganyan ba kayo mga pang reborn? Reborn na repair kit. Minsan sorry. Gamit na lang tayo ng ano. Gamit tayo ng 8 na close range. Hindi ko kasi makita yung 8 ko kaya flash yung una kong ginamit. Pero 8. Okay yan, pasok yan. Tanggalin yan. Ito ay stock to, stock main jet ng Raider. Kumbaga yung pinaka original pa. Yung Raider ko is Gen 2. So pag kasi nagpapalit ako ng repair kit, yung mga repair kit na nabibili sa shop ngayon na minsan pang reborn, pag ikinakabit ko siya, hindi siya match dito. Kaya minsan kung halimbawa yung pilot screw, ito yung pilot screw, minsan hindi siya pumapasok. Kumbaga naikabit mo siya pero hindi niya na i-close yung hangin. Kaya ang nangyari is bumabalik, puro stock pa rin ang gamit ko. Ang kinukuha ko lang is sa mga repair kit na nabibili ngayon is yung gasket. Ay itong ano, ito rubber gasket, saka yung mga rubber gasket nitong pilot screw. Tanggalin mo natin itong pilot screw. Yan, ito lang madalas ang kinukuha ko sa mga repair kits na nabibili. The rest, yung main jet, pilot jet, lahat yan, ano, original, kasama talaga nitong original na carb. Simula ang pagbili ng grader. So ilalapag muna natin itong pilot screw. Ito ang main jet. Pansin nyo, may mga umido, may mga dumi-dumi rin, kaunti lang kasi nakabandar ko pa naman to eh. Yung next video na lilinisan natin, yun ang hindi talaga umandar, yun yung piston type na carb ng Bajaj CT100. Yun yung i-release ko sa next video. Tanggalin natin yung pilot jet. Ito yung pilot jet. Yan. Once na natanggal na lahat, pwede tayo mag-umpisa sa paglilinis. Okay. Halos lahat naman na natanggal na natin. Next is carb cleaner. Ang bili ko dito is nasa 120 pesos lang sa auto supply dito sa amin. May iba kasi nagbebenta 180, mga ganun. Depende rin sa tindahan. Ano to? 450 ml. Any brand ng carb cleaner is okay lang. Walang problema. Para-paras lang naman 'yan. Kagandaan ng carb cleaner kaysa sa panlinis na gasolina is yung gasolina kasi pag matagal nababad yung mga ito, yung mga rubber gaskets na parang naluluto niya kasi di ba ang gasolina pag ang goma nilagay mo sa gasolina natutunaw niya. Hinaan ko lang yung buga kasi tumatalsik na sa akin.
So ito yun sa throttle, sa cylinder. Ayan o yung butter, yung ano niya, butterfly valve. Buga lang natin yan ng konti. Depende sa inyo kasi yung akin malinis pa naman eh. Pagka mga 5 months na na-stock, hindi mo pinandar kahit isang beses. Yun talaga. Kailangan mo talaga maglinis. Kasi isa talaga to sa mga main na nag-ooperate sa motorsiklo natin. Tapos ng housing, ilang lagyan ko muna to konti para sure. Ito lagyan mo rin to kasi yan yung mga dinadaanan, may mga hangin yun na pumapasok dyan. Ay pala, papunta pala to ng intake manifold. Diyan dumadaan yung air fuel mixture. Tapos nito, ito ng mga small parts. Pilot screw. Pilot jet. Thank you.
mapapansin nyo itong ano ba to? Jet needle. Natatanggal yan. Pipihitin nyo lang itong kulay white na nakikita sa video. Sorry, di makita. Yan o, yung white na yan. Pipihitin nyo yan. Tapos makikita nyo yung karayo, may tatlong no, testingin ko. Yan o, pag pinihit nyo, natatanggal yung lock. May makikita kang karayo. Kaya angat na yung jet needle. Tapos yan, may spring. Yan. Takip. Spring. Lock. Saka washer. Ang karayom. Ito, nakagitna yung setting. May kita sa video. Na. Ah, sorry, di kita. Okay. So, ayaw tala. Ayan, dito na lang sa malayo-layo. Sorry, tingnan natin. Talaga siya makita. Makikita nyo, may makikita kayo tatlong label. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Bali, itong lock, naka-focus, naka-ano siya, nakalagay siya sa gitna. Which is yung number 2. Ibig sabihin, parang ano lang, normal lang yung fuel na ilalabas niya. Kasi pag nasa pinakamababa, mas tipid. Mababawas-bawasan ng kaunti yung konsumo sa gasolina. Pag nasa gitna, katamtaman lang. Pag nasa pinakataas, yun, medyo malakas-lakas. Kasi malaki yung buka eh. Malaki yung angat niya, ang karayom. Kaya medyo malaki-laki yung konsumo sa gasolina. No? Medyo malakas, parang ganun. Na-testing ko na kasi, sinagad ko siya sa pinakataas. Medyo malakas kumain ng gasolina, kaya binalik ko sa gitna. Pagka sa ano naman, pinakababa, medyo mabibitin siya ng takbo. So yun, babalik na natin. Ang pag-lock, iikutin mo lang rin. Pipihitin. Dito medyo matagal. Kasi hindi nagtatama. Tumatalon yung spring. So, ayun, ay balik na natin sa dami ng attempts. Ayun na siya, nakakabit na. Kita mo po, malaban yung spring. So, ngayon, i-assemble na natin ulit. Yung carb,
So lahat naman is malinis na. Unahin muna natin yung nasa lower part. Just ito muna yung bubuhay natin. Hindi naman kayo malilito kasi pag ibabalik na, may isa kanya-kanya namang sizes eh. Yung main jet is malaki, pilot jet is maliit. Main jet, kabit ko na yung main jet sa ano pala, sa stock, sa original na jettings ng Raider. Mapapansin nyo yung main jet is nahati sa dalawa. Ano? Ganyan. Higpit muna natin ito. Higpitan muna natin. Tamang higpit lang. Huwag naman sobra. Kasi di naman siya gagalaw-galaw pag umaandar na. Tapos, lagyan na natin. Eight na close range. Tamang higpit lang din. Huwag sobra. Hindi naman kailangan na super higpit. Yan. Yung tama lang. Kasi dyan mamaya bumilog. Mahirap na pag bumilog. Sayang naman original. Sunod, pilot screw. Ay, pilot jet. Sorry, pilot jet. Pabit na natin. Main jet, pilot jet. Na sunod naman yung bulb, floater bulb. Ito yun, makikita mo di ba, kanina tinanggal natin yung bulb. Muna ang kukunin natin ito. Any position naman yan. Gusto, ilagay mo dito. Sasampay mo siya dyan. Ganyan ang nangyari. Sampay. Yan. Ang galing kulit. Yan. Balik. Tabit. Yan. Kalambitin lang siya eh. Tapos, kapatong mo siya dito. Sa butas. Shoot mo sa butas yung bulb. Ayan. Tapos yung pin. Tumaba. Pasok mo sa butas. Sorry, nakagulo. Ayan. Dapat nakasentro tong ano ha. Tong bulb ha. Ayan ha. Ayan, tabingi. Gaganyan yan. Pangit yan. Pag diyan bubuka ng matino. E dapat. Yan. Kaganyan. Pasok na pasok. Yan yun. Pasok na pasok. Ito. Yan. Tapos sa kanyo lagyan ng lock. Tamang higpit lang din. Sa mga tornilyo, sa mga screws, kailangan tamang higpit lang. Sobrang higpit. Yan o, makikita mo. Sa close view. Yan o. Yan o, ganyan. Pag wala siyang laman na gas pa, nakadapa. Ganyan. Pero pag nagkalaman na, papaangatin ng float ang isa-isa ra. Pantay. Kaya nakagayan yan. Kumbaga, level.
Yan. Open, close, open, close. Makikita naman, okay naman yung bulb. So, next is tatakpan na natin. Okay. Ay, sorry, baligtad yung kabit ko. Diba? Kung makapansin mo, pag sinasara ko, masara, baligtad. Sorry, sorry. Kung napansin. Ngayon, tanggalin ulit natin. Mas okay na yan kasi na-experience din natin. Yan. Tanggalin ulit natin. Babalik tarin ko lang ng pwesto. Tanggalin ko to. Tataob ko. Babalik tarin ko lang. Yan. Kabit ko ulit. Kita ba? Yan, ganyan. Binaligtad ko lang. Kabit. Tapos lagay ng pin. Tapos, ayan. Babalik ko na ulit, ha. I-shoot ko sa butas yung bulb. Oops. Kaya ganito na lang. Lagay, pwede rin ilagay na ganyan, ha. Tapos, saka may shoot. Hindi naman siya mahuhulog sa pinakalob. Dandan ka lang. Kasi baka maputol. Okay, sorry. Namali. Namali yung camera. Ayan, kita ba? Ayan. Shoot ko na siya. Ngayon, lagyan na natin ng lock. Yan. Kita mo yung bulb eh, no? Tingnan nyo. Check ko nga ulit kung okay yung bulb. Parang nabaluktot ko kasi kanina eh. Okay naman siya. Balik na natin ulit. Okay, ayos na to. Hindi mo na siya makikita ngayon na nagpe-play kasi na wala naman siyang gasolina. So, fix na yan. Kusa na naman yan. Maglalaro naman na yan eh. Kasi makikita mo naman dito. May play. Yan o, dyan. Hindi naman, ano lang yan, yan o. Kita nyo. Ano? Okay na siya. Kita niyo umakyat baba. Sumasabay siya sa floater.
dito sa plotter. So ngayon, next na gagawin natin is natakpan na. Hindi ko lang kung mahigpit. Mahigpit. Next, takpan na natin. Then, screw na natin yung lower part. Kung mag-i-screw kayo, mas mabuti kamayin nyo muna kesa yung nakasalpak, nakaganyan agad sa screw. Tapos, higpitan nyo. Kasi minsan, naipasok nyo nga yung screw. Pero wala naman siya sa tamang thread. Kaya doon nangyayari yung lost thread. Kaya bumibilog na tornilyo kung tawagin. So, ayan. Tamang higpit lang din. Para pagka sa next na linis nyo, hindi kayo mahirapan magbukas. Tapos, next, ano bang... Ito na, yung pilot screw. Kung mapapansin nyo kanina, pagbunot ko ng pilot screw, ito lang. Hindi ko napansin na nahulog pala yung spring. Kaya minsan baka machambahan kayo, malito kayo kung saan tong spring na maliit. Kay sobra, sabi nyo, pagbakla sobra. Ngayon, itong ano na to, spring ay para to sa pilot screw. Kaganyan siya. Para pag kumbaga, siya yung tension dun sa adjuster. Ayan. So, pasok na ulit natin. Higpitan. Kung halimbawa, nagpalit kayo repair kit. Palit kayong pilot screw. Yung naipalit nyo, nagloloko ang problem is, nagloloko yung idle. Bagong palit ng repair kit. Isa, tingnan nyo to. Isa to sa mga tingnan nyo kasi yung kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung nabili kong repair kit, hindi match dito sa carb ko. Ngayon, tinesting ko, sinara ko yung hangin, maandar pa din siya. Dapat kasi pag sinara mo to, wala na, hindi aandar kasi walang hangin. Hindi aandar yung motor. Ang nangyari, umaandar pa rin yung motor kahit nakasara to. Ibig sabihin, may singaw. Kaya nga nasabi ko, ang mga kinukuha ko lang, pag halimbawa, bumibili ng repair kit is mga rubber gasket lang. O kaya yung karayom. Ito, karayom to ng ano, repair kit na nabili ko pang reborn. Tapos ito original. Kung bibili naman kayo ng diaphragm, bilhin nyo original kasi ito magdadalawang taon na to. Dalawang taon may git, hindi pa ako nagpapalit. Ano to? SGP. Kasi ang mahirap pagka napunitan ka nito pag nasa biyahe ka. Laking ano, laking abala. Tapos ipapasok natin to. Balik na natin. Ang pagkabit nito, makikita nyo tong guide na to. Ayan, dito na ilalagay. Tatama nyo dyan. Pero syempre, itama nyo muna yung karayom para hindi mabaloktot. Baka kasi mabaloktot. Kapersa. Ayan. Okay. Next, ang spring. Ito. Ayan. Tapos, sunod, takip. Ayan, may guide ulit. Mayroon ulit yan. Ano ba ito? Wala naman. Kasi same lang, baligtaran. Pwedeng kabit kahit saan. So, yan. Siguraduhin natin na lalapatan to kasi yan ang ano, nang takip, taga hold siya nung edges yan.
factory. Ito natin. So ayun, tapos na natin yung symbol. Sorry kung di ko na mababakit sa inyo pag kinabit, pero ayos to, under tanong matino. Di ko na naipakita may kabit kasi magagabi na. Kaya baka sa susunod na video na lang. Ang next na video ko naman is yung pag-disassemble saka pag-linis ng ano, ng piston type na carb. Itong piston type naman na to is sa Bajaj CT100. Meron kasi akong Bajaj, and yun nga, ito yung na-stock nung 5 months walang andar. Ngayon makikita nyo loob nito sa next video. Salamat kung na tuto kayo sa video na ito, at like, share and subscribe. Salamat sa inyo.